Good day, Kamillionaires. Ako nga pala si Aguilar. Yung topic natin ngayon, pagnenegosyo. Kung nahihirapan na sa buhay mo at sobrang liit ng kita mo, sobrang liit lang talaga, ang kinikita mo sa trabaho, eh, hindi talaga applicable sa iyo yung pagnenegosyo. Alam ko kasi, medyo irritable ka na sa ginagawa mo dyan. Sa alas 24 hours ka nang nagtatrabaho, maga, tanghali, pasok, alas paulit-ulit lang ginagawa mo, tapos pag nag-resting, kailangan mong pahinga, tapos magpasok na lang para ipahinga yung katawan mo para susunod ang trabaho. So, hindi applicable sa iyo yung pagtatrabaho. So, yung pag-usapan natin yung pagnenegosyo. Sigurado ako sa, dahil sa pagnenegosyo ang gusto mo at linik mo to dahil gusto mo matuto sa pagnenegosyo, eh, ang ganitong vlog na to para sa ito. At, pero bago yan, ano ha, mag-like ka naman at mag-comment para share pa ni YouTube yung ating ano vlog. At saka mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga vlog natin na sobrang madaming matututunan at magbago sa paniniwala mo. Okay, yan to. Sa pagnenegosyo, napaka-importante na kailangan mong execute. Paano execute? Kailangan, habang nagtatrabaho ka, pero kung gusto mong biglaan na mag-resign, bahala ka sa buhay mo. Nasa iyo yun. Pero sigurado ako, mag-move ka, problema ka sa pera. Pero may time ka naman sa pagnenegosyo. Makakaisip ka ng paraan. Sigurado ako, may ipon ka naman. Mas maganda kasi kung may ipon ka para mas maisip mo paano yung inegosyo mo na pasok sa'yo. Kasi ang pagnenegosyo, ano siya eh. Kaya tingin tatrabaho ka, pwede yun. Kasi ang pagnenegosyo, kailangan isang product. Paano product? Kailangan yung product na yun, makita mong bumebenta. Paano bumebenta? Yung talagang hinahanap talaga ng tao. Diyan kita yung sample. Sample, bigas. Yung bigas na yung kailangan talaga ng tao. Parang ganun yung product mo. Pero hindi ko sasabi na ano, bigas ang ano mo, negosyo mo. So, sa pagnenegosyo, kailangan talaga ano, mabenta yung product mo. Kasi, kung hindi magiging mabenta yung product mo, masasayang lang yung pera mo, panahon mo at oras mo. At babalik sa trabaho kasi yung product mo, hindi mabenta. So, kailangan mo talaga maging mabenta yung product mo. Paano mo gagawin yun? Hindi ko alam. O yun, hindi ko alam. Paano mo makakabenta yung product? Ikaw mismo mag-iisip, ikaw mismo mag-aaral sa sarili mo, kung ano yung product na pwede mong ibenta na sobrang mabenta. Magiging mabenta talaga. Yung hindi siya i-stop sa pagbili ng tao. I mean, is pwede ka magdagdag ng product. Tandaan nyo, gagawa ka ng, kasi ang negosyo, may product, diba? Ngayon, pag di na mabenta yon, bago sila mawala ng bago, bago pa dumating niya, hindi na siya mabenta, kailangan makagawa kayo ng bago. Ganun ang negosyo, ganun yung paggawa ng product. So, kung magne-negosyo ka, siguruduhin mo, masipag ka, may time ka, may oras ka, talaga nag-iisip ka ng mabuti kung paano makakabenta. At may paraan ka para makapunta sa lugar na yun, o vehicle, o ano man yung sasakyan mo na pwede mong dalhin kung saan gusto mong pumunta. At syempre, may pera ka. Napaka-importante ng pera sa pagnenegosyo. Kasi kung magnenegosyo ka nang walang pera, nako, sample, pupunta ka ng Divisoria. Kailangan mo lang pamasahe. Doon pala, talo ka na. So, pagnenegosyo, kailangan may pera. At may siguradong pagtalon mo, kanyang sample, meron kang perang 100,000, tumalong ka sa negosyo, at ginawa mong product mo, ganitong product mo. At yung product na yun, kailangan, so, bumibenta talaga. So, yun na yun. May negosyo ka na. Yung 100,000 mo, yun na yung puhunan mo doon. Pardon. Ganun yung negosyo para sa akin, na para sa base sa experience ko. At syempre, kung bago pa makaisip ng iba pang, para pang palaking mo pa yung pera mo na yun, negosyo mo na yun, magdagdag ka ng product na same nandin doon. Example, bike. Yung bike na yun, kailangan may mga gulong ka rin doon. Para mas yung nagbibenta ka ng bike, nagbibenta ka rin ng mga pyesa. So, yun yung panibagong kikitain mo sa product mo. Maraming pwedeng itayo ng product eh. Pwedeng, kahit anong negosyo itayo mo, talagang kikita yan. Basta, mapag-aralan mo mabuti at makuha mo yung pinaka the best na, no? The best na pwesto. So, depende rin sa papasukan mo. Kung yung negosyo mo na yan, may kalaban ka ba?
Kasi ako, yung negosyo ko, may kalaban ako. Which is natural lang yan. Pero, para sa akin, ako yung mas masarap sa negosyo ko, ako yung mas masarap yung sa akin. Yung sa akin, para sa akin. Kasi may benta naman. Subok naman yung product na yan. So, ang problema ko lang, paano ba ikakalata para mas malaking kita? So, yun yung problema ko. So, ganun din yung maranasan mo sa pagninegosyo. Kung sa'yo ba yung product mo distribution o yung sila mismo pupunta sa pwesto mo. So, kung may pwesto ka at nangungupang sa komersyal, babayad ka na nga dyan ng tao, syempre, ng pwesto, ng renta. So, kung pagninegosyo talaga ang gusto mo, kailangan umpisa mo lang sa bahay. Kasi doon kasi yung ano eh, doon mo makikita na kumikita ba yun eh. Kaya kapag ninegosyo, talagang importante talaga ano, yung product mo talaga yung product. Kasi yung product, pag mabenta, yun na yun. Tuloy-tuloy na yun. Wala ka nang ibang iisipin, kundi ibenta na ibenta at gumawa ng panibagong product na kaparehas nun. I mean, yung kailangan din na ang product. Example, kung video okay, mic, parang ganun, speaker. So, yun yung kailangan mong ganda. Saka, hindi palagi may benta ang negosyo. Ah. So, kailangan talaga, malaki yung, ano mo, yung puhunan mo para sa, ano. Pero, kung talagang nagnegosyo ka na, pero kung mag-i-starting ka pa lang, ano, kahit na wala ka mo ng puhunan, pero, kung gusto mo talagang sigurado ko sa product mo, malaking puhunan na yung ano mo. Pero, kasi sa experience ko, hindi sa pera eh. Sa pag-ano talaga eh, sa haba ng produkto mo sa market natin, ganun talaga yung labanan pagdating sa negosyo. So, kung magne-negosyo ka, maraming benefits yan. Sobrang ganda ng benefits sa negosyo. Sigurado ko, number one dyan, time. Na hindi ka kainin yung oras mo sa mga pamilya mo. Anytime na gusto mong gumalam, agala ka. Yan yung pagne-negosyo. Kaya nga, kung talaga may pangarap ka, negosyo yung pinakamagandang pasukin. So, marami ka pang matutulungan habang nagninegosyo ka. Ayun na muna yung vlog natin about sa pagninegosyo. Kaya nga, kung magninegosyo ka, seryosahin mo siya. Kasi hindi mo siya seryosahin, wala rin mangyayari sa negosyo na yan. Alam po yung vlog natin about sa negosyo. Kaya pala, kung Pilipino ka, Matalino ka, huwag ka magpalit sa sarili ng bansa. Dapat milyonaryo ka. Kasi kapag ang pagiging isang milyonaryo, negosyante. Okay? At balikan mo yung mga vlog natin na sobrang madami kang matututunan nito about pagnenegosyo. Ano po, maraming